nag-abroad ka na, lumayo ka na sa pamilya mo. 'Di ba? Yung nag-abroad ka, iwan ng pamilya mo, wala yung makasanayan mong buhay, iniwan mo na. Oh. Ngayon, kayo mag-asawa. Hiwalay ko na. Maghiwalay pa kayo. Sa Canada pa kayo naghiwalay, no? 'Di ba? Ang lupit din, no. Ito yung unang umaga ko rito sa apartment. Sabi ko nga sa inyo, gagawa ko ng house tour dito sa apartment. Nanilipatan ko. Dito, elevator. So yun, tatanungin nyo ako kung gagawin ko, saan ako pupunta ngayon. Pipasok ako sa trabaho. Actually, sa mga Pinoy, dalawa lang kami ni JR na papasok ngayon. So, gagawa ko ngayon ng Randy TV carpool. Kukwento-kwento tayo kasama si JR. Ito yung apartment na sinasabi ko, mga kababayan. So, doon lang tayo sa loob ni Malib. Sisetup ko lang rin itong camera kasi dadaanan ko si JR kamaya. Wait lang. A few moments later. So yun, na-setup ko na nga yung mga camera ko. Siguro sa mga darating na araw, i-review ko rin, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-setup ng camera dito sa loob ng sasakyan. So doon na nga tayo, na ayun nga po, kung dadaanan ko ngayon si JR, pagkakwenta-kwenta natin yung patungkol dun sa, ayun nga, nangyari sa buhay nila, kung paano ngayon naging adjustment nila, kung bakit ko nga rin napili si JR na dito sumakayo, kakakwentuhan natin dito sa ayun nga, Randy TV carpool ko. So hindi naman sa low choice kasi siya yung makakasabay ko sa aking umaga, ika-carpool ko siya papunta doon sa trabaho namin. Katrabaho ko si JR. Pangalawa, interesting kasi si JR, pati ng asawa niya, si Fatima, nakapunta sila rito through study visa o student visa. Kung di ako nagkakamali, mamaya alamin natin kung nakapag-apply na sila ng permanent residence. Si Fatima, unang-una, nag-aral siya rito, tapos nakagraduate na siya, nagtatrabaho na siya. Tapos siya si JR, nagtatrabaho na rin siya ngayon. Masasabi natin stable din talaga yung trabaho ni JR ngayon. So yun, pupunta na nga tayo sa bahay nila JR. Medyo malapit lang siya dito, kabilang kanto lang talaga sa bahay namin, mula doon sa may apartment na yung bagong apartment na dinitirahan ko. So nangako sa kanya na 9:20 ko siya pupuntahan. So tingin ko maaga ako ng isang minuto. So makikita nyo, yan sa may bandang kaliwa, dyan yung apartment nila JR. Natawag ako pala si JR pero nandirito. Pag malupit na kasi tap tayo. Oh, syempre. Wala nga si Troco, malupit na kasi tap na. Oh. So ito si Jero, Jay. Gabi din natin. Okay. Magdami tayo ah. Pwede mo mag-ayos ng buhok bago tayo. Oh, syempre. Pero wala ka na magagawa nandiyan. Anyway. Yun na nga. Welcome sa Randy TV Carpool. So sabi ko kasi hindi ka nandiyo. Nag-short introduction ako patungkol sa inyo ni Fatima. Sabi ko nga, kung bago ako dito sa YouTube channel ko, si JR kasi gumawa na kami ng vlog nga, kasama ko si JR sa loob din ng kotse niya naman. Nangyari, pinag-usapan namin yung patungkol din sa ano dyan, no? Pagpunta rito, paano sila nakapunta. So, ano ba tamang term dun? Study visa o student visa, Jay? Ganun na yun eh. May nakikita kasi yung iba-iba rin yung term na ginagamit ng patungkol dun eh. Minsan kasi study visa, minsan study permit pang ang Yun yung paraan na kaya nakapunta dito si Fatima tsaka si JR dito sa Canada. So sabi ko kanina, Jay, si Fatima nakagraduate na, tapos pareho kayo nagtatrabaho dito. So sabi ko nga lang kanina, hindi ako sure kung ano, kung pareho kayo na yun nga na nakapag-apply na ng permanent residence. Ang application ng permanent residency isa lang. Kasi married kami. Ay, automatic na yun. Oo, so si principal ano na yan, applicant. Ako nang nag-principal applicant. Ay nga pala, no, kung bago, sabi ko nga kanina, kung bago ka nga dito sa YouTube channel ko, si JR nga, tsaka ako kasi dati, nagumawa kami ng vlog patungkol dun sa inyo, nga, paano nakarating sila. So lalagay ko na lang dito sa description ng vlog na to, yung link nung ngayon nga, yung vlog na yun, patungkol dun sa, kung paano nga sila nakarating dito. Ang lupit nun kasi, marami akong magagandang feedback na ano dun, Jay, nagpasalamat. Ganun na marami daw silang nakuha, napaka-informative daw yung vlog na yon. So yun, at least mission accomplished din. Kaya paano, di ba, may mga natulungan tayo kasi ganyan naman yung mga kababayan natin sa Pilipinas, syempre around the world,
na OFW na gusto pumunta dito using ano yun, study permit na. Syempre research lang din diyan, 'di ba? So masasabi kong mission accomplished din 'yon. Ano man, kasi nakikita ko sa mga nagpapasalamat din talaga. At least may nakuha silang idea from gastos, yung sa may duration ng yung processing, 'di ba, Jay? Oo. Tapos yung kahit papaano, yung mga simple requirements like for example, yung IELTS tapos yung West na tinatawag. Yun naman yung crucial kasi talaga. Though sa Pilipinas kasi talaga napakahirap din kunin yung mga simpleng documents natin. Like kukuha ka lang ng birth certificate. Yung kukuha ka NBI, syempre schedule, bila, gastos. Kahit sa'yo mong pakunti-kunting gastos yan, pag naipon yan, syempre lumalaki rin. Yun nga, sa vlog namin ni Randy na yun, may makukuha kayong halos siguro 80% ng pinaka-process or pinaka mga kailangan yung malaman. Andun. Tapos the rest, kung may mga na-skip ako, siguro syempre medyo matagal na rin. Tsaka iba-iba rin namang ano, Jay, di ba? Yung depende rin naman sa applicant eh. Yung depende sa hindi naman lahat pare-pareha, di ba? Yung hindi, ano, syempre, yung pinagdadaanan ng application. So pero yung basics, syempre may basic yan. Like yung ang sinabi nating IELTS, West, kahit anong klaseng experience mo sa buhay or talagang ano mga natapos mo sa school, yun talaga kailangan. So yung nga, sabi ko nga dyan, no, sa dito sa Randy TV Carpool, kasi pag-uusapan natin dito yung patungkol sa mga, yung nga, mga kababayan natin na nakatawid na dito sa Canada. Kasi most of the time sa YouTube kasi pinag-uusapan na, yun nga, paano makapunta rito. Yun, yung mga requirements, ganun. Ang daming ganun, di ba? Paano pumunta, anong paano pumunta, o paraan, mga ganun. Paano naman kung nandito ka na? Okay yun, pero ang tanungan naman doon, o sige, nakatawid ka na. Ang bilis mo pang ano, ha, nakapunta rito sa Canada. Ganun, ha. Paano naman yung buhay, di ba? Pagka nandito ko na sa Canada. So, since ikaw, Jay, sabi mo nga, ilang taon ka na dito, Jay? 1.5 years. Sa, yun, sa isang taon kalahati mo, Jay, na pananatili rito. Yun, pagtatrabaho. Sama mo na rin, syempre, experience ni Fatima. Kamusta naman yung pagtawid nyo rito? Ayun na nga. Paano kayo? Sinasabi ko, kuya. Paano kayo, syempre, nag-adjust? Paano nyo ginawang kahit papano komportable yung pamumuhay nyo rito dalawa kasi medyo masalimuot din yung ano eh. Yung pagdating ni Ledger dito kasi syempre nag-aaral yung medyo. So Jay, paano ba nangyari nun, Jay? Ano bang yung buhay nyo talaga doon? Share mo nga rin experience nila kasi syempre sa pag ready kayo kung nagbabala yung muna rito sa Canada. Ito si Jero. Ito ay hindi naman sa ano, hindi ko naman sa tinatakot ko kayong pumunta dito. Medyo mabigat na intro yun, ha. Hindi naman sa tinatakot ko kayong pumunta dito. Pero ano, yung mga nasa overseas, maintindihan na nila eh, no? Oo. Kasi alam na nila yun. Iba-iba ang experience talaga pag nag-abroad ka eh. Pero ako first time ko kasi to. Tapos yung mga nasa Pinas, kalimitan na parang na-build na yata sa isip natin na nasa abroad, parang okay buhay nasa abroad. Lalo parang pag Canada. Si ano, kumusta ang kapatid mo? Andun na sa Canada. Abroad. Oh. Parang iisipin, si ano, nasa Canada na, di ba? Parang gano'n. Nakabili nga ng kotse. Nakabili ng kotse. Kotsong mali. 2 buwan pa lang, may kotse na doon. So, yung kasi, sa buhay dito, hindi porke sinabi naka-abroad ka na parang biglang okay buhay mo eh. Sa amin, sa case namin nung pagpunta namin dito, since study visa nga yung wife ko, ako open work permit. Sa naging struggle namin yung sa part ko yung paghahanap ng trabaho. Kasi yung napuntahan namin, medyo liblib eh. Saan ba yung lugar na yun? Sa St. Andrews, New Brunswick kami. Malaki-laking province din, siyempre dito sa PI na maliit na. So marami pa rin part ng New Brunswick na medyo rural pa. Nagkataon ng school na pinasukan ni Fatima, since yun yung sinadjust ng school mismo, siguro nga dahil medyo liblib, hindi napupuno agad ang seat. So sabi nila, kung gusto nyong sure na makakuha ng seat, doon kayo kumuha sa campus na to. So kami naman, syempre, nasa Pilipinas, gusto mo sure ball eh, di ba? Syempre. Anyway, doon kami pumunta, hindi namin nakalain na ganun pala. So nag-research kami konti pero parang wala ka na masyadong time i-research yung tungkol doon sa pupuntahan mo eh. Kasi ang goal mo is makapunta. Makatawid lang talaga. Makapunta, yun ang goal mo. So hindi na yun expect na ganun siya ka-baryo. Talaga, so, liblib parang ganun. Yung tipong, hindi kasi ang liblib naman pag sinabot sa Canada. Hindi siya yung tulad naman sa Pinas na ano. Na tipong lubak-lubak na kalsada, walang internet. Hindi naman ganun dito. So ang ano doon, yung paghahanap ng trabaho kasi tourist destination naman siya. Kasi tabing dagat siya. Pero seasonal yung mga trabaho. Trabaho. Kasi mostly na nandun ay hotels na nag-open lang pag summer. Summer lang. Restaurant na ganun din, open pag summer. Ang all year round lang doon, syempre groceries, yung dollar store. Oh, meron dollar store din naman doon.
since malapit sa school yung mga yon, establishments na yon, karamihan na nagtatrabaho dun, mga nagpa-part-time na student. Ah. So, para sa katulad ko naghahanap ng full-time, parang wala na. Parang hindi naman sa ano, parang pinaprioritin nila yung mga part-timer na student. Ngayon, tsaka bukod dun, konti talaga. Unless summer. Kasi dumating kami fall. Naku! So, fall, winter ang next. Na. So, wala talaga. Winter na parang ghost town ba pag winter na doon. Kasi, yun nga, tourist destination, pag winter, wala namang pupunta doon. May trabaho akong nag-aantay, pero 30 minutes away. So, which is okay lang. Kasi katulad din itong binabiyahin natin sa work natin, ganun din siya, di ba? 30 minutes, 35 minutes. Problema nga lang, bagong dating ako, wala namang sasakyan. Ayun nga, bagong dating ba? Wala namang mode of transportation doon na bus. Di pa paano si Fatima nga pala napasok doon siya? Naglalakad lang siya. Malapit yung bahay? Malapit na yun. Yung kinuha namin, yun yung tinignan ko mabuti nung kumuha kami ng matitiran. Ako, pakinig na malapit doon sa school. Kasi yun yung pinaka-consider ko yung pagpasok ni Fatima. Dapat talaga malapit. So, lakad lang siya. So, kay Fatima, so far, okay naman kasi walking distance yung school. Tapos, yung school hindi kalakihan, hindi siya na makukulture shock na, di ba? In short, hindi ako nakapagtrabaho doon. Wala akong trabaho sa St. Andrews. So, ang nakita naming next step na pwede namin gawin is to buy a car. Bumili na ng sasakyan. Para makapag-work na ako doon sa 30 minutes away na downtown. Kaso, syempre, bago ka, hindi ka naman basta ma-approve. Wala naman kaming cash kagad na para bumili ng second hand na kahit 2,000-3,000 man lang. Saka yung paghahanap mismo. Hirap. Kasi maghahanap ka pero ang layo. So, paano mo rin pupuntaan? Wala kang sasakyan. Ang nangyari, inalok ako ngayon dito ni Jojo. Jojo? Huwag mo nakakompleto yun ang pangalan kasi marami kong contact. Dami kong Jojo. Kaya Jojo Si Ate Jojo, siya yung nandito sa Prince Edward Island. From New Brunswick, Prince Edward Island. Magkatabi naman actually, pero 4 to 5 hours away yung St. Andrews dito sa pinag-isayan namin ngayon na Charlottetown. So, inalok nga ako. Sabi ko, hindi naman pwedeng wala akong trabaho. Kasi nga, tinitignan ko na yung pag-extend ko ng work permit. And ang isang requirement dun ay may trabaho ka nga. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-extend ng work permit kung makikita ng government na tambay ka lang naman. So, ang mangyayari nun, syempre, paglapag mo rito, open work permit ka na. Gawa ka ng... Open work. Dahil... So, student. Valid for ilang months or a year ba yun? Ang open work ng spouse, kunwari, nag-aaral yung isang yung partner. Ang open work ni spouse ay kung gano'ng katagal yung study ng isa. So kung 2 years ang aral ng isa, 2 years din. 2 years din yung isa. Oh. Eh since si Fatima ay 1 year, 1 year lang din sa. So syempre nandoon din yung plano niyo na dapat within that duration o katagal ng study ni Fatima, makapag-apply na agad kayo. Nakapag-trabaho rin naman ako, mag-apply ng extension ko naman. So, extension. So di syempre, nag-abroad ka na, lumayo ka na sa pamilya mo. Di ba? Nag-abroad ka, iwan ng pamilya mo, wala yung makasanayan mong buhay, iniwan mo na. Ngayon, kayo mag-asawa, mag-iwalay pa kayo. Sa Canada pa kayo nag-iwalay, diba? Ang lupit din, Hindi, ang malupit din siya, yung sa amin kasi, nag-abroad din si Fatima for 5 years, magkalayo kami for 5 years. Nagsama kami sa Pilipinas, siguro mga 2 years kami magkasama. Ngayon, nag-abroad din kami dalawa, nag-iwalay na naman kami. So parang napakahirap na mag-iwalay na naman, diba? Pero, yun na nga ang mga kailangan nating, di ba, pagdaanan kung may plano tayo sa buhay. Oo, talaga. Eh, di yun. Iwalay na naman kami. Piano may sacrifices talaga. Oo. Iwalay. Hindi, siyempre, trabaho, tapos si Fatima na iwan doon. Eh, siyempre, may kanya-kanya rin tayong mga pagdadaanan na naman na challenges. Ngayon, medyo nagka-problema sa tinitirhan ni Fatima doon sa St. Andrews. So, kailangan niya maghanap ng lilipatan. Siyempre, hindi na naman ganun kadali dahil andun ka na, wala kang sasakyan, ang hirap maghanap. Isa yun sa naging struggle na naman namin. Pero eventually, yun nga, naayos namin. Kaso ako naman, nandito, sa awa ng Diyos, si Jojo. Jojo. Napakalaking tulong kasi nga nag-stay pa ako sa kanila for, sa tingin ko, 6 months din yata ako nila Jojo. Hindi naman iba kasi si Mrs. at saka si asawa ni Jojo, si Kuya Jesus, magpinsang buo. Hindi naman iba. Hindi na iba. So yun, magkaiwalay kami ni Fatima. Pareho kami nasa Canada pero magkalayo kami. Facebook pa rin, chat. So parang nasa abroad lang din magkaiwalay na Pagdating mo dito, hindi syempre trabaho, hindi naman din biro. Yun ang pinakamahirap sa tingin ko dito sa experience ko dito.
bukod sa yung magkalayo-magkalayo, sitwasyon namin nung misis ko, ang isang mahirap din, yung siyempre yung trabaho. Kasi hindi naman din biro. Babayaran ka ng malaki compared sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Pero pag ginamit mo yung pera mo dito, ganun din. It's the same thing. Yung susalduhin mo ng ilang dolyar dito, pag ginasos mo yun lang din yun. Hindi mo naman pwede i-convert dito yung pera mo ng peso tapos bibili mo sa kanila ng malaking pera mo. Dollar pa rin gastos mo. So, it's the same thing. So, sa trabaho, so yun, mahirap yung trabaho, promise. Sa dito sa napunta natin, no? Kasi napaka-physically demanding. Yung oras mo, pag yung peak ng season ay 60 to 80 hours a week. Tapos, syempre, malayo yung katulad ko na nag-stay pa ako sa town na 30 to 35 minutes away. So, yung itutulog mo sana, ipapahinga mo. Ang malupit pa, hindi ito katulad ng Pilipinas na pagpasok mo, may mga kari-karinderya sa paligid ng trabaho mo. Hindi. Bago ka umuwi ng bahay, pwede kang bumiling ulam, no? Bumiling? Maganda doon sa Pilipinas, di ba? Eh, dito, hindi. Pag uwi ka, mag-grocery ka lulutuin mo. Pag uwi mo, magluluto ka pa. Nang kakainin mo, at saka nang babaunin mo. Ang positive side naman ng mga pangyayari dito, syempre positive na yung pagkarating dito, pero syempre maraming ang challenges. Ang maganda naman, syempre graduate na si Fatima yun. Matrabaho na yun. One year na program niya. Dito kasi hindi course, program ang tawag nila. One year program nila, tapos na siya. Marami naman siyang, inakot naman niya yung mga award. So, napakagaling. Ayun, nandito na, magkasama na kami dito sa island, sa Prince Edward Island. Kasama kami, nagtatrabaho na rin siya. At ang malupit, eto na nga, 5 months na lang. Daddy na si Jay. Daddy na mi. Yun, sana so, all. Sana babe, all. Babe, ano? Alag! Ano? Isa mo? Jay, nga pala, natanong ko rin kay Papa kasi ito. Sabi ko kasi sa kanya, yung pagdating niya rito sa Canada, siguro na isa-isang buong taong experience niya rito sa Canada. Kung tatanungin siya that time, kung ano yung dalawang bagay na sana, may iisip niya na sana may ganito na ako, sana meron ako. Dalawang bagay, Jay, tingin mo, kung sa, kunyari, kalagayan mo na ganyan ngayon, ano yung dalawang bagay na yun na sana dapat meron ka na? Yung talagang masasabi mo sa akin na to, yung ganun. Na sana? Oo, na sana may ganito. Dapat nung may ganito. Mula pagdating dito? Hindi, yung ito nga, yung isang taon na syempre, na-experience mo si Canada. Oo. Na yun, ganun. Anong masasabi mo na dapat may dalawang bagay ka na may ganun na dapat sana may ganun? Siguro posible yung sana may sarili na rin akong bahay eh. Oo, bahay. Kasi tapos, nagbabayad ka monthly ng apartment eh. Sariling bahay. Oo, sariling bahay. Tapos, yan pa yung isa? Siguro ang isa kong tinitignan kasi dahil yung dream car ko ba? Oo, dream car. Dodge Challenger. So yung gusto ko Dodge Challenger eh. So sana meron na rin akong Dodge Challenger pero malayo pa tayo doon ah. Oo, syempre. Para darating din tayo doon. So yun nga no, malapit na kami dito sa company namin. Mm. So syempre dito na nga rin namin tatapusin tong aming Radio TV Carpool Episode 2. Yun? Wow. Yun, so 2 na. 2. Jay, isang malupit, isang mabilis lang. Any advice sa mga nagbabalak na ayun nga pumunta rin sa Canada? Kahit anong klaseng pamamaraan, anong advice mo sa mga babae natin? Sa mga pupunta dito. Ano mga naisip nung paraan na pumunta dito, sige, tsagayin nyo lang, makakapunta rin kayo dito. Tapos, if ever na nandito na kayo, so, patience lang, at saka, follow your dreams. Kasi doon din naman ang patak mo pag nagsipag ka, diba? So, wag mawala ng pag-asa, tropa. So, yun lang, no? So, sa next vlog na lang namin. So, nga pala si Jer, shoutout nga pala rin kay Jer, gagawa siya ng YouTube channel. Ilalagay ko na lang rin yung YouTube channel ni Jer dito sa itong vlog namin na to. Sana umabot. Tapos check niyo yung channel niya. So sa next vlog na lang mga kababayan, stay safe and God bless.